ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa labas ng bar, nag-uusap itong si Doc Lindon at Miss Pauline. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap ang mga kaganapan ngayon. Lumabas na nga si Doc Lindon at Miss Pauline ng bar at galit na galit nga itong si Miss Pauline kay Lindon dahil wala nga sa usapan nila na hahalikan siya. Dahil iaabot lang naman niya ang gamot na kailangan ni Lindon. Sinabi naman ni Lindon sa kanya na wala ka na magagawa dahil nangyari na kung hindi daw niya ginawa yon, nahalikan siya, mas lalo sila mahahalata. Huwag na nga daw mag-alala si Miss Pauline at tumahimik na lamang ito dahil kung hindi ito tatahimik ay sasabihin ni Lindon na gumagamit din ng gamot itong si Miss Pauline. At naghiwalay na nga si Lindon at Pauline para wala na sa kanila makakita na magkasama sila sa bar. Sa loob ng bar, nagiinuman at nagkikwentuhan ang nurse ng Apex. Nagkakasiyahan sila sa party. Bigla naman pumasok ulit ng CR itong si Doc Lindon. Naghilamos at naguhugas ng kamay. At naalala nga ni Lindon ang sinabi ni Doc Benitez na kailangan niya nga muna magpahinga dahil madami nang naaapektuhan sa kasungitan niya. May nurse naman na pumasok sa CR at nag-hi kay Doc Lindon. Ngunit hindi naman nito pinansin ni Doc Lindon. Tinabig pa nga ni Lindon ang cellphone ng nurse. Kaya nahulog at natanggal ang casing nito. At sinabi ng nurse na hindi porket doktor ka, eh ganyan na attitude mo. Dahil kung walang nurse, wala din kayong makakatulong na nurse sa lahat. Bigla naman pumasok isang nurse. Sinabi na baka may pinagdadaanan lang itong si Doc Lindon. Kaya ganyan siya kamudi. Kaya pagpasensyahan na lamang ito. Sa isip-isip naman ng isang nurse, lahat naman tayo may pinagdadaanan pero hindi naman daw dapat maging moody lagi. Nag-iinom na nga itong si Lindon sa isang lamesa at pinuntahan ni Annalyn. Tinanong ni Annalyn si Lindon kung okay ka lang ba Doc, kung galit ba itong si Lindon sa kanya. Ngunit bigla naman sumigaw si Lindon sa kanya na wag na muna ngayon dahil wala siya sa mood. At ayaw nga ni Lindon makipag-usap at pabayaan na muna siya dahil gusto nga neto mapag-isa. Natahimik naman itong si Annalyn nung umalis nga si Lindon. Sinabihan naman ng isang doktor si Annalyn na hayaan mo na muna si Doc Lindon. Mag-enjoy ka na lang sa party. Ang kulit nga ni Annalyn at nilapitan ulit itong si Lindon. Humingi ng sorry dahil nga sinundan niya sa CR. At sinabi ni Annalyn dito na kung gusto mo ng karamay, andito lang siya. Sinabihan naman siya ni Lindon na pabayaan mo ako sa ginagawa ko. Wala ka pakialam sa kung anong gusto ko gawin. At bakit daw ba curious na curious itong si Annalyn sa kanya? Sinabi nga ni Annalyn na ayaw lang kita mapahamak sa lahat at nag-aalala ako dahil alam mo naman na bawal ang ginagawa mo. Bigla naman sinabi ni Lindon na gustong gusto ko gawin ang bawal dahil yun ang masarap. Bakit hindi mo ako gayahin na gawin din ang bawal? Diba gusto mo ako maging mentor mo? Sige, ituturo ko sa'yo ang lahat. Bigla hinawakan ni Lindon si Annalyn sa braso at nilalapit ang mukha kay Annalyn. Kaya bigla naman sinampal ni Annalyn itong si Lindon at sinabing bastos ka. Nakita naman ng nurse ang ginawa na pagsampal ni Annalyn at nagulat ito. Lumapit ang isang nurse, nagtanong kung ano ang nangyari. Bigla naman sumagot si Lindon na usapan lang ng mga doktor ang pinag-uusapan nila. Pero sinabi ni Annalyn, bastos ka Doc, sobra ka na. Kaya sabi ni Doc Lindon, kung bastos ako, huwag ka na lumapit sa akin, huwag mo na ako susundan. At umalis na nga si Lindon. Sinabi nga ng isang nurse, pagpasensyahan na lamang itong si Lindon. Dahil nga nakainom, hindi na alam ang ginagawa. Samantala, itong si Moira, nagpapakitang tao na naman sa mata ni Robert. Nagbabait-baitan sa mata ng ibang tao. Pinaggrocery ni Moira ang isang pamilya at mga anak nito. Bigla nagtaka itong si Robert kay Moira dahil mabait naman daw pala itong si Moira. At gusto nga ni Robert mas lalo pa makilala si Moira. Kaya sabi ni Moira, hindi mo pa talaga ako kilala. Alam mo naman na wala akong tinatagong sikreto. Kaya sabi ni Robert dito na mag-getting to know each other nga daw sila. At magsimula daw sila
para nga daw mas lalo nila makilala ang isa't isa. Napangiti naman itong si Moira sa sinabi ni Robert sa kanya. Samantala, sa loob ng bar, lumapit ang mga nurse kay Annalyn. Nagkakatuwaan ang iba habang nag-uusap. At tinanong ng isang nurse itong si Annalyn kung okay lang ba ito. Sabi naman ni Annalyn, okay lang ako, ngunit nakakunot naman ang noo ni Annalyn dahil iniisip pa din ni Annalyn si Doc Lindon. Sabi naman ng isang nurse, hayaan na lang si Lindon. Baka malungkot lang daw si Lindon dahil walang girlfriend. Sumagot naman si Annalyn na meron ng girlfriend si Doc Lindon dahil nakita niya ito sa CR na may kasama at kahalikan, kaya nagulat ang mga nurse sa sinabi ni Annalyn. Samantala, sa isang lamesa ng bar, nilapitan naman ni Doc Benitez itong si Lindon at kinausap na simula next week magpahinga na muna dahil nga lumalala na ang pagiging moody nito sa lahat. Madami nang naaapektuhan. May nirecommend nga itong si Doc Benitez na isang psychiatrist kay Lindon. Magpatingin na daw itong si Lindon para maagapan nga ang sakit neto. Bigla naman nagulat itong si Lindon sa sinabi ni Doc Benitez na pa-oo na lamang siya at umalis na si Doc Benitez. Nung tumayo at paalis na sana itong si Lindon, may nabangga siya isang lasing at nagsorry naman itong si Lindon. Ngunit bigla naman sinuntok si Lindon dahil nga hindi daw ito nagsorry sa kanya. Nagkainitan nga silang dalawa at bigla naman inawat ng mga nasa loob ng bar. Ngunit bigla naman nahulog ang gamot na nasa bulsa ni Lindon. Madami-dami pa tayo pakakaabangan sa mga susunod na araw, kaya huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking channel.